Good morning! Sa oras nito, nais kong idulog sa inyo ang issue na bumabagabag sa marami, lalong higit sa mga Kristiyano. Ito ay ang microchip. Nagagamitin itong coronavirus para malagyan ng microchip ang lahat ng tao at makontrol ng Antikristo. Tulad ng nakasaad sa Biblia, sa pahayag 13:17-18, at walang maari magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalan niyon. 18, kailangan dito ang karunungan, maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 600 at 66 or 666. Una, pwedeng gawin ang mandatory vaccine. Kasama sa info ang medical history at certificate at iba pa na nakalagay sa microchip na magiging pase sa ibang establishments, restaurants, theaters, hotels, resorts, banks, events such as concerts, sports, etc. Katunayan na ikaw nga ay meron ng vaccine at wala ka nang dalang coronavirus. Second, regarding microchipping, sa ngayon ang Sweden ay may gitnang 5,000 ang nagpalagay ng microchip bilang kapalit ng literal keys, credit cards, IDs, kasi nga pwedeng mawala o makalimutan ang mga ito. Sa USA, mayroon isang company na nagngangalang 3 Square Market. Nagpalagay ang kanilang mga empleyado ng microchip. Now, itong device na ito ay pinapayagan na magkaroon ng access sa kanilang mga pintuan, building at pag-sign up sa kanilang mga computers at pagbabayad. On the wave of their hand, tatapat lang sa sensor din ayos na. The microchip replaces passwords, ID badges, and even credit cards. Meron isang biotech company sa UK. Ito yung leading human technology implant specialist. Sila ang nag-i-implant ng microchip sa mga manggagawa ng ibang kumpanya. According to a new story in The Guardian, biotech is one of several firms that companies in the UK are hiring. A British company is helping employers to microchip their staff. Biotech says it has already fitted 150 implants in the UK, which enable people to open doors or even start a car with a wave of their hand. But trade unions are warning that bosses already have too much power and employees should not be pressured into being chipped. Our technology correspondent Roland Manthorpe reports. Stephen Northam has a chip, but it's not in his shoulder. It's right here, between his thumb and forefinger. The Hampshire-based investor had it implanted last year. He says it's proving, well, handy. I use it to access my office, so all the doors are swipe card entry. My house actually has smart card entry now, so I swipe my hand to enter. And I can actually start my car by putting my hand on the steering wheel. So that's the general purpose. Stephen's company, Biotech, sells the service to individuals, but also to companies. So a whole range of people are buying this. It's a really thriving business now. So we've got engineering companies, we've worked with a bank interested in testing technology, a local newspaper, a whole variety. It's a small but growing trend. In Sweden, where around 6,000 people have chips, even the state-owned rail company has joined in. And we have about 2,500 to 3,000 people using the microchip implants as tickets on our train services. For some, the vision is of technologically transcending the limits of the human body. The whole chipping process takes 3 minutes under local anesthetic. Cost, £70. Nag-ship na rin ang biotech ng mga chips to other countries including Spain, France, Germany, Japan, and China. Sa ngayon, ang smart cards ay popular ngunit maaari silang mawala o manakaw, malamang na ang pangwakas na solusyon ay isang implantable RFID chip o ilang anyong high-tech na tattoos sa kanang kamay o noo. Mayroon na 99% ng mga commercial na transaction sa maraming mga bansa ay di na gumagamit ng cash.
cashless society. Between 2000 and 2015, non-cash payments in the U.S. grew by almost 400%. Venmo, the mobile app where people can pay each other on a smartphone, now processes $2 billion a month. This year, Apple added similar payment capabilities in iMessage. Karamihan sa pera ng papel ay hindi na sinusuportahan ng ginto o pilak. Kaya ang halaga ay psychological na lang. Kapag nag-crash ang kasalukuyang sistema ng panlalapi, magagamit ang technology upang muling tukuyin ang pera at commerce sa isang paraan na nais ng mga tao bilang isang solusyon sa kanilang pangangailangan para sa mabilis na paggastos. Sa totoo lang, kung paano ginagamit ni God ang technology upang maipalaganap ang kanyang salita, ang mabuting balita na si Jesus ay naparito upang tayo ay ligtas sa kasalanan, namatay sa krus after 3 days, nabuhay na maguli, umakyat sa langit at muling babalik na siya nating dakilang pag-asa. Gagamitin din ng Antikristo ang technology para makontrol ang buong mundo. Tayo ay patungo na sa huling yugto ng kasaysayan ng tao. Ayoko nang palalimin pa ang usaping ito. Ang mahalaga ay hindi na tayo mapapaloob kapag ang Antikristo ay nagsimula o bago humantong sa kasukdulan ng pamamahala sa panahon ng kapighatian. Di kalaunan, ang microchipping ay magiging new normal na rin sa buong mundo. Ang tanging magagawa natin ngayon ay ihanda ang sarili. Alamin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa end times, matutong magbahagi o mag-share ng salvation, siguraduhin na naipakilala mo si Jesus sa iyong mga mahal sa buhay, maging productive, magtrabaho, maghanap buhay, nagpaplano at namumuhay na handa anytime na dumating na ang Panginoong Jesucristo. Kaya chill lang dahil nasa iyo ang dakilang pag-asa. Ibahagi ito. Muli, ito po si Bishop Ram na nagpapalala na ang tao ay di lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. God bless you all.